Alright, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila to, it's... Eto, diretso na po tayo dito sa ating balita. 8 Davao Cops na sangkot sa anti-drug operations na ikinasawi ng mga suspect, inalis po sa pwesto. Ayan po ngayon ang nangyayari dyan po sa Davao City. Ayon po sa balita ng UNTV News and Rescue, dinisarmahan at tinanggal sa pwesto ang 8 pulis sa Davao City na sangkot sa mga operasyon kung saan may mga nasabing drug suspects. Ayon sa Philippine National Police, iniimbestigahan na nila ang mga nasabing pulis para malaman kung lehitimo nga ang isinagawa nilang operasyon. Ito, pakinggan na po natin itong balita. Inalis na sa pwesto ang 8 pulis na sangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base sa tala ng PNP, mula January 1 hanggang March 25, 2024, 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon at 424 ang naaresto. Sa naturang bilang, 7 naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26, mula naman sa 21 isinagawang operasyon. 17 rito ang naaresto. 7 baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpiska. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, bagamat nanindigan ng Davao City Police na lehitimo ang kanilang mga operasyon, ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idineklara ni Mayor Baste Duterte ang war on drugs sa syudad. Ay nagbigay na po ng utos ang ating Chief PNP through the regional directors para po imbestigahan po itong mga insidente po na ito at para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga pulis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, dinisarmahan to give way to the ongoing investigation. And as we speak, kanina po ay kausap ko po mismo yung regional director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Del, at pinababa na po niya yung regional investigation unit po ng Pro 11 para mag-imbestiga po kung ano po yung nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito. Bagamat yung mismong city director, nakausap ko din po personal kanina, si Police Colonel Richard Badang, at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Alright, so yan mga kababayan. Inimbestigahan na po itong mga kapulisan na sangkot po dito sa anti-drug operations na ang nangyari doon sa kanilang operasyon. Nako, ang dami po ang mga nasawing suspect. At ayon naman sa kapulisan, ayon dito sa Police Davao City, legitimate itong kanilang isinagawang operasyon. So bagamat ganon, ito, 8 Davao Cops ang inalis na po sa pwesto at patuloy pong iniimbestigahan. Ngayon ang tanong lang, ito lang yung tanong eh. Bakit yung pulis lang ang iniimbestigahan? Bakit yung pulis lang? Bakit hindi imbestigahan itong si Mayor Baste Duterte? Kasi si Mayor Baste Duterte nagutos dyan sa mga yan eh, di ba? So kung ano, kung legit ito nga isinagawang operasyon at utos ito ni Mayor Baste Duterte, eh kawawa naman itong mga kapulisan na sumusunod lang doon sa utos ng kanilang mayor. Oh. 'Di ba? Dapat kung ganito nangyari, dapat imbestigahan din itong si Mayor Baste Duterte kasi sangkot siya eh, siya 'yung nagutos eh. At kung meron mang namatay na suspect, ito 'yung sinasabi natin eh. Okay po 'yung ano eh, 'yung layunin nitong nitong drug war. Maganda po 'yan na hulihin natin itong mga drug addict, mga drug suppliers, mga pushers, mga drug dealers. Maganda po 'yan na ating talagang hulihin at ubusin ang mga walang hiyang 'yan. Kaya lang lagi natin sinasabi, dapat po 'yung mga operations nila, dapat meron silang dokumento o kaya dapat meron silang body cam eh. 'Di ba? Dapat merong mga videos, mga body cam na kumukuha doon sa operasyon para makita ng mga kagaya nito, iniimbestigahan sila. Ano magiging katunayan nila na etong mga suspect na ito kasi kaya namatay kasi sinabi nila nanlaban eh. Yung lagi nilang sinasabi. So paano nila patutunayan na legit nga yung operation at etong mga taong ito na napatay diyan sa kanilang operation ay nanlaban? O paano nila patutunayan?
Di ba? Ang sasalita lang, hindi pwedeng sasalita lang. Kinakailangan, meron kang dokumento na nagpapatunay na merong nangyaring ano, labanan o nanlaban. So, importante po yung body cam. Ngayon yung ano, siguro, kung mapapakita nila na may video, audio, ah, kasi audio, malabo pa rin yan eh. At least video, eh, makikita nila na talagang ano, ito, nahabol namin, tumatakbo kami at tumakbo, tapos pinutukan kami. Yun, pwede yun. Abswelto agad kayo doon. So, napaka-importante po nung body cam. Yan po yung lagi nating sinasabi. Maganda yung layunin nila eh. Pero dapat nakadokumento. Diba? At kung iimbestigahan itong mga polis, dapat pati si, ano, si Baste Duterte, itong kanilang mayor, eh, dapat maimbestigahan din. Bakit ganun? Itong mga polis lang na sumusunod sa utos ng mayor, yun lang ang imbestigahan. Bakit hindi yung mayor ang imbestigahan? Kasi siya nag-utos. Diba? Kaya ito mga kababayan, isa pa sa mga katanungan ng mga kapwa natin na Pilipino. Ito mga kababayan. Ito pong ano, si Davao City Mayor Baste Duterte ay nagdeklara ng war on drugs. At sabi niya, mayroong report sa PDEA 11 indicating na ito raw ang price ng shabu in the city is extraordinarily high compared to other areas. Ayan mga kababayan, kasi sabi niya, naku, ang dami na, nagkalat na naman ng droga dito sa Davao City. Sabi niya, bumalik talaga ang droga. Kaya I hereby declare that this city is at war against drugs. Ibig sabihin niyan, pasensyahan tayo. Ayan yung ano ha, yan yung sabi ni Mayor Baste Duterte. Pero, nung ano po ha, nung July 11, 2023. So, kulang-kulang isang taon nang nakalipas. Nasabi ni Noli Dima Andal, ito pong spokesperson ng PDEA 11. Sabi niya, the supply of illegal drugs in Davao City has been very low for quite some time. The collaboration of Task Force Davao and the Philippine National Police at the city's checkpoints make it hard for pushers to enter or pass by. Ayan po yung ano, yung report ng spokesperson ng PDEA 11. Pero ngayon, after mga ilang buwan, eto na sabi ni Baste, bumalik na raw yung droga. Kaya naman siya ay nagdeklara ng war on drugs o dyan sa kanilang lugar sa Davao City. So, in a span of ilang months, kung totoo man yan, ha, kung totoo nga talagang bumalik yung droga, in a span of ilang months, eh, biglang nagbago. Ha? Kasi report lang ng ano eh, ng PDEA noon, halos wala na eh. Tapos ngayon, ito, sinasabi ni Baste, bumalik na naman, kaya nagdeklara siya ng war on drugs. Na kung saan, itong war on drugs, ang dami na agad namatay. At itong mga biktima, eh, ayun nga nangyari. Sila ay ano, mga nangamatay dahil nga ng laban. At ito na ngayon ang nangyari. Walo. Ilan? Walong Davao cops na sangkot dyan sa anti-drug operations ang itinanggal na sa pwesto. Pero ang nangyari, ang iniimbestigahan lang mga pulis. Yung nag-utos, nagbigay sa kanila ng ano, ng mission na isagawa nila itong anti-drug campaign, eh hindi naman iniimbestigahan. Diba? So dapat mga kababayan, yun nga panawagan ng ilan sa ating mga kababayan, dapat pati si Baste Duterte, imbestigahan. Hindi lang ito mga pulis, kasi sumusunod lang yan eh. Although may mga pulis na talaga mga tulongges na ginagamit itong anti-drug campaign, para makaganti doon sa kanila mga kalaban, mga kaaway, kasi kagaya nung nangyari dito sa ano, sa Maynila, yung anti-drug campaign ni dati Pangulong Duterte, na marami talaga mga siraulong pulis ang ginawa, ay ginawang ano, pagkakataon para makabawi doon sa kanila mga kaaway na personal. Sabihin lang nila, drug suspecto ng laban, so di bawi na sila doon sa mga kalaban nila. May mga ganong klaseng mga pangyayari. Pero this time sa Davao City, mukhang sinasabi nila legit naman itong kanilang operasyon. Ang problema nga lang, paano mo patutunayan na legit? Meron ka bang maipakitang video? Meron ka bang maipapakita nga na ikaw ay nakabodycam nung nag-operate? Ayun lang ang ano, yun lang ang tanong. Kaya lagi natin sinasabi, no, para sure ka na hindi ka madiin na naman at hindi ka ma sita ng Commission on Human Rights.
eh dapat legit yung inyong operation at mayroong kumpletong ano dokumento. Kasi kung sasabihin niyo lang ng laban, wala ya. Malabo ya. Sigurado meron kayong kalalagyan. Kasi iba talaga diskarte ni Pangulong Marcos sa kasi saka ni Duterte. Eh kung panahon pa ni Duterte yan, wala yan. Sigurado ligtas yan. Kaya mga pulis na yan, syempre galing sa amo eh. Ngayon iba kasi kay Marcos, ibang diskarte ni Marcos pagdating sa drug war. So malamang kaya iniimbestigahan ito ngayon kasi malamang inuutos din ni Presidente Marcos na imbestigahan nyo yan. Kasi nangyari na dati yan, baka maulit na naman at madamay itong aking administrasyon. Baka kasi ginagamit lang nila yan para siraan itong Marcos administration. O habulin na naman ng Commission on Human Rights itong Marcos ano government. O dahil meron na namang mga lumalabas na ano na human rights violation, lalong-lalo na dyan sa Davao. So dapat, imbestigan itong mga polis at the same time, itong mayor na nagutos, hindi lang yung mga polis, kawawa naman. Diba? Imbestigan din yung nagutos itong si Mayor Basti Duterte. Diba? So ayun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.